matapos ang matagumpay na pag-atake ng mga Hapon sa hukbong pandargan ng Estados Unidos sa Pearl Harbor. Isinundo nila ang kapuluan ng Pilipinas. Ikawalong ng Desyembre sa taong 1941, 10 oras pagkatapos ng pagbobomba sa Pearl Harbor, sinalakay at binombarin ng mga Hapon ng Pilipinas. Daang-daang mga sibilyan at sundalo ang napatay sa pagbobomba na ito. Isinagawa ng Imperial Japanese Navy Air Service ang paglusob na ito upang tuluyang pabagsakin ng pamahalang Commonwealth at gayon din upang masakop ang bansang Pilipinas. Pero merong isang Pilipinong piloto na natangkang ipagtanggol ang Pilipinas. Sa kabila ng kawalang kahandaan ng ating pwersang militar sa sorpresang pagsalakay ng mga pwersang Hapones sa Pilipinas, marami sa ating mga kasundaluhan ang itinaya ang kanilang sarili sa pagdepensa sa ating bansa mula sa mga bagong mananakop. At isa na nga rito ang piloto ng ating hukbong panghimpapawid na si Tinyente Cesar Basa na nakipaglaban at namatay sa araw na paglusob ng Hapones, kung saan siya at ang 5 kasamang piloto na pinamumunuan ni Kapitan Jesus Villamor ay matapang na hinarap ang 44 na eroplanong pandigma ng Hapones. Sila ang kupunan ng 6th Pursuit Squadron. Isinilang noong 11 ng Hunyo sa taong 1915, anak siya ni na Fernando Basa at Rosario Chanco, isang simpleng pamilya sa Negros Occidental, kung saan siya ay nag-aaral mula sa primarya hanggang sekundarya. Lumipat si na Cesar Basa sa Manila, kung saan naman siya ay nag-aaral sa kursong chemistry sa Ateneo Municipal de Manila at nagtapos noong 1913. Napasok naman siya sa Philippine Air Force noong 1940, makaraang magtapos siya sa Philippine Air Force Flying School sa Camp Murphy o ngayon ay Camp Aguinaldo na lungsod ng Quezon, at tinanggap ang kanyang komisyon bilang second lieutenant sa pagtatapos noong 1940. Noong 12 ng Desyembre sa taong 1941, sinalakay ang isang base militar sa Batangas ng 27 Japanese D-3A Type 99 VAL dive bombers at 17 Mitsubishi A6M0 fighters ng mga Hapon. Noong araw na iyon, sinalakay na may eroplanong pambobomba ng Hapones ang Batangas Air Base sa lungsod ng Lipa, Batangas. Sa kabila ng kaunting bilang ng mga Pilipino laban sa malaking armada ng Hapones, ay buong tapang na hinarangan ng mga iyon ng 6 na piloto na pinamumunuan ni Kapitan Jesus Villamor sakay ang Boeing Type P-26P shooters sa isang dogfight sa taas na 12,000 feet mula sa lupa para maiwasan na marating pa ng mga Hapones ang mas marami pang airbase sa Batangas. Si Kapitan Jesus Villamor at ang kanyang mga tauhan ay desperadong nakikipaglaban upang maiwasan ng pagbobomba sa Lipa Air Field. Habang nagaganap ang labanan sa himpapawid, ginagamit nila ang malatak wave, isang aerial combat tactic kung saan kapag hinahabol ng isang Japanese Zero Fighters ang isang kaibigang eroplano, ilalapit niya ang kalaban patungo sa isa pang kasamang eroplano upang mabaril at mapabagsak ito. Nagtakumpay naman si Kapitan Villamor na itaboy ang mga Hapones sa Batangas, pero malubhang nasugatan sa labanang ito si Tinyente Basa matapos salubungin at mabaril ng 7 Japanese Nakajima 5BN-8 fighters ang kanyang eroplano. Nagwapang ilapag ni Cesar Basa ang kanyang eroplano sa Nichols Air Base, pero ay dinaklara siyang dead on arrival. Sinubukan pa siyang isalba ni Tinyente Victor Oseas, ngunit huli na ang lahat. Siya ang tanging Pilipino pilotong nasawi sa mapangas na depensang ito at tinala siya bilang ang unang Pilipinong piloto na nasawi sa ating bansa noong 2 digmaang pandigdig. Pinarangalan si Cesar Basa at Kapitan Jesus Villamor kasamang 4 na Pilipinong piloto at ginawaran sila ng Silver Star Medal. Noong 1947, naglabas ng selyo na nabibigay pugay sa kanyang kabayanihan. At sa kasalukuyang panahon, makikita ang isang airbase sa Florida Blanca sa lalawigan na Pampanga na nakapangalan sa kanya bilang pagkilala at pasasalamat na ipinakitang katapangan at kabayanihan ni Cesar Basa. Kung hindi dahil sa malakas na diskarte at depensa ni na Kapitan Jesus Villamor at Tinyente Cesar Basa laban sa mga eroplanong pandigma ng Hapones, ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng 2 digmaan ay mapabago at kailangan muling isulat. Ang pagiging piloto ay hindi lang nangangahulugan, higit pa sa paglalakbay lamang. Hinihingi ng profesyon na ito ang isang matibay na pakiramdam at responsibilidad para sa ikabubuti ng marami, tapang at makabagong pag-iisip. Ito ang mga katangiang dala ng mga piloto sa kanilang pang-araw-araw na gawain.